Annyeonghaseyo, welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. I'm Myla Torres Eder of HallyuDrama.com. Hello, good evening sa inyong lahat. I'm Hannah Petrache from HallyuDrama.com, your K-drama guide in the Philippines. Hello sa ating mga chinggu. At syempre, it's the first week of the month, no, Hannah? So, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga K-dramas na mag-premiere ngayong October. Ayan, medyo marami-rami yan, pero pumili tayo ng ilan dun sa mga inaabangan natin. And ito, personally, I think itong tatlong dramas na to ay papanoorin ko. Simulan kong panoorin this October. Una na riyan ang drama, ang latest drama ng isa sa mga sinubaybayan natin sa hospital playlist. Si Shin Yun Bin. Meron siyang bagong drama na ang title is Reflection of You, na streaming on Netflix starting on October 13. At yung drama na yan ay may 2 episodes per week, no? Wednesday and Thursday drama yan, na 16 episodes. At kung mapapanood ninyo yung teaser, nako, napaka-intense na mga eksena. Melodrama siya, no? Mukhang ganon. Pero ang story niya hindi pa masyadong malinaw sa akin, eh. Ren, agree diba? Anyway, pag-usapan lang muna natin. Ang mga bida pala dyan, bukod kay Shin Yun Bin, ay si Go Yun Jung, Kim Jae Yong, and Choi Won Yong. Nako, mga, yung kasama niya dyan is a veteran actress, no? Medyo older than her. At itong drama na to is based on a novel of the same name. Ang kwento raw niyan, dun sa mga nabasa ko lang, itong bida na si Go Yun Jung, yung character niya ay isang successful na painter and essayist na nakapangasawa ng mayaman. At medyo perfect yung life niya. It seems like perfect yung life niya. Pero she remains to be unsatisfied, and mamimit niya yung character ni Shin Yun Bin na si Gu Hae-won, na parang nare-remind siya of herself, kasi si Gu Hae-won or yung character ni Shin Yun Bin dyan ay artist din, no? So ayun, parang based on the trailers dun sa mga teasers na mapapanood nyo, parang friends sila magkakakilala, ganyan. Tapos, may mangyayari na parang betrayal. At doon magbabago yung character ni Shin Yun Bin. At napaka-intense ng mga eksena, no? May buhusan, ganyan. May buhusan ng tubig, oo. Tapos yung mga mukhang confrontations, ganyan. Yes. Parang tinitignan mo nga yung ano, hindi ko, tama ka, agree ako doon sa sinabi mo na hindi mo pa alam kung ano yung parang buong plot ng buong drama, di ba? Kasi parang someone that she doesn't want to meet, yun lang, ganun lang yung pagkakadescribe. So parang nakaka-intriga na best friends ba sila noon? Yung mga ganun, di ba? Or nagkita ba si high school classmates ba sila noon? Yung mga ganun, di ba? Yes. At hindi ko lang alam kung may kinalaman dun sa asawa or dun sa asawa ni Shin Yun Bin dun sa, kasi mukhang married siya dito sa drama na ito, no? Meron kasing scenes doon na pinakita na naka-wedding gown siya. So, meron siyang asawa at hindi, ayan, hindi malinaw kung ito ba yung magiging reason kung bakit sobrang magagalit siya doon sa main character, no? Yan, titingnan natin. Ito na, parang ito ay actor's piece, kumbaga. Parang, parang ganun Kasi alam naman natin si Shin Yun Bin, ewan ko kung familiar yung iba. Medyo underrated na actress, no? Hindi siya kabataan kasi nasa 30s na siya, 35, parang ganun. Pero, relatively, hindi siya ganun kasikat sa marami, di ba? So,
Kasi ano, mas familiar siguro siya sa or mas familiar tayo sa kanya sa mga movies na nagawa na niya in the past na mga yon karamihan mga indie films ganon. So di ba nga sabi ko sa iyo nagulat ako nung nandun siya sa movie ni Hyun Bin. Si Hyun Bin sa Confidential sa movie, Assignment. Diba? Sa si ano pala to, Shin Hyun Bin. So, ganun na talaga. May mga acting projects na siya noon. Pero siguro, yes, talagang sumikat lang siya dito sa Hospital Playlist. And we're glad na mayroon na siyang ganitong klaseng drama, diba? Pero na, ano ko, na gulat ako na ano pala, naging ano siya, leading lady na siya ni Ji Chang Wook. Oh, diba? Oo, so pero hindi tayo masyadong familiar sa kanya, no? Pero ayan, pero sa Hospital Playlist sobrang, dahil sa Hospital Playlist sobrang sumikat siya. At mag-hello lang tayo sa ating mga friends, sa mga chinelo natin. Sa mga nakita ko, si Elle, si Dana, si Lance. Oy, happy birthday Lance! Happy birthday, Lance! Hi! Happy Anong birthday! Sa'yo, chukahamnida! Yes. Hi, annyeong. Si Art. Ayan. So, we're talking about, sabi nga namin, yung mga K-dramas na magpre-premiere this October. Mm-hmm. So, yung first one na pinag-usapan natin ay Reflection of You ni Shin Yun Bin. Starting October 13 na po yan sa Netflix. Abangan natin. Every Wednesday and Thursday. Meron akong Wednesday, Thursday drama kasi medyo ano yun eh. wala pa akong pinapanood ng ganong ano eh, ng ganong araw. Pero yung The Rest, may mga ano ako everyday na pinapanood ako. Oo. So tamang-tama yung Wednesday, Thursday drama ni Shin Yun Bin. At syempre pa ito, isa pa sa mga inaabangan mula sa success naman ng Nevertheless, no, na kinaadikan din ng mga ng mga ano fans ni Song Kang, yung kanyang partner doon si Han So-hee ay may bago ring drama na or si original Netflix original na ipapalabas sa October 15 yung My Name. Yeah. So, itong My Name, marami siyang mga kasama dyan, mga veterano din. Pero yung isa sa mga sikat siguro na mapapanood nyo dyan, si Ann Boy, yun na napapanood din ngayon sa Yumi Cells, no? Si Ann Boy, yun. Anyway, ito namang My Name ay may 8 episodes. So, I think same pattern din, no? Nung mga napanood nating Netflix originals na 6 episodes, 8 episodes. So, ito namang... Mabilisan lang. Yes. And mukhang ito, I guess, ito isang bagsakan din, no? Uh-oh. Yung tipong on October 15, pwede mo na siyang Marathon. I-marathon, yeah. Yes. Tapos puyatan na naman. Puyatan na naman. At kakaibang Han So-hee nga ang mapapanood natin dyan. Kasi kitang-kita naman sa trailer, no? Ma-action na ma-action ang trailer. So, una ko napanood si Han So-hee sa World of the Married. So, kinainisan natin sa World of the Married na dahil siya yung mistress doon, diba? Tapos sa Nevertheless naman, marami naman ang nakarelate doon sa character niya. At eto naman sa My Name, ibang genre na naman ang susubukan or ang sinubukan ni Han So-hee na action. At ang kasama nga niya dyan, bukod kay Ann Bo-yun, si Park Hee-sun, Kim Sang-ho, Lee Hak-ju, at Chang Ryul. Ang story niyan, pinatay yung kanyang father, no? Pinatay and sinabihan siya nung kaibigan ng tatay niya na isang mob leader or crime syndicate leader na ang pumatay daw ay isang police. Police daw ang nasa likod ng pagkamatay ng tatay niya. So, sumali siya dun sa mob na yon, nag-training siya dun. Kaya nga makikita niyo dun sa trailer na may mga fight scenes siya. And later on, sumali siya sa police department para maging mole nung kanyang mob group, no? So,
At nagkataon naman na assigned siya doon sa drug investigation unit na na-assign, nahulihin yung sindikato na kinabibilangan niya. Oh, na kinabibilangan niya. So, ang question doon ay magiging loyal ba siya doon sa kanyang sindikato or gagawin niya ba ang trabaho niya bilang pulis? At sino ba talaga yung pumatay doon sa tatay niya? So, yun totoo. Yung mga tanong na sasagutin siya sa My Name. Oo. Nakaka-intriga no kung paano siya nag-prepare para dito sa role na to. Kasi makikita na mukha namang nag-training siya rito at ibang-iba talaga yung role niya na to. Doon sa mga previous roles niya na, alam mo yun, pretty siya, ganyan. Pretty naman si Han So-hee kahit naman dito. Pero dito, parang, ayan, no, makikita mo mukhang bugbog, wala siyang pakialam, di ba, sa itsura niya. So, I think siguro she's trying na i-diversify yung mga roles na ginagawa niya tsaka yung mga dramas para hindi naman siya masyadong nalilinya sa mga ano ba to, mga love story ganyan. And siguro ano, challenge na rin sa kanya to kasi magaling naman siya, marunong naman siyang umarte. So eto, kakaibang Han So-hee yung makikita natin dito. Oo, kasi talagang hindi ko lang alam kung lahat ng mga scenes niya or yung mga action scenes niya dito ay siya ang gumawa. Pero dun sa trailer, makikita mo talaga yung mukha niya eh. So, yeah. I guess some of the action scenes talaga siya, walang stuntman or stuntwoman na gumawa noon, kundi siya talagang nag-training. And mukha namang physically, nagbago rin eh yung hitsura niya talaga dito. 'Di ba compared to yung character niya sa Nevertheless? Oo. Parang hanggang fit na fit siya rito, ganyan. Yes. And siguro pati yung mga, syempre in-stylean na rin siya para magmukha siyang either member ng syndicate or mag-fit in siya dun sa role niya sa police. Tapos ito nga, di ba, yung ginupitan siya ng buhok. So, yun lang din. Feeling ko parang bihira sa mga actresses sa Korea na nagpapagupit ng buhok. Although sa hospital playlist, di ba, nagpagupit si Iksun, ganyan. Siguro dahil baka katulad dito yan sa Pilipinas na may kontrata kasi na parang ito dapat yung certain na itsura mo to get this role, diba? Usually may mga ganun. So, yun lang. Nakaka-excite din na mapanood si Han So-hee dito sa My Name at ikumpara kung paano siya nag-improve pa from her Nevertheless roles, diba? Oo. Ito naman, ang siguro pinaka, isa sa pinaka-inaabangan ngayong taon. Ayan, sabi ni Elle, bagay sa kanya yung short hair. Oo, bagay sa kanya. At sabi naman ni Lance, ang ganda talaga niya kahit may pasapasa na. Oo, di ba? Oo. Sana all. Sarado na yung mata, maganda pa rin. Ayan. Hi, Kim. Annyeong. Hi, Kim. Annyeong. Ayan. Hi, Arnalyn. Hi, Arnalyn. Ang ganda nung background niya, yung profile niya. Ano ba yun? Ano ba yun? Parang cherry blossom? Cherry blossoms, no? Nakakaingit. At yung background ko, hindi mo ba yung background, kaya di may naingit ako sa'yo, hindi ko alam na nagpunta ka na naman ng Korea. Yes. Hindi mo sa akin sinabi. Oh, yes. Ang fresh ng air, di ba? Because autumn ngayon, autumn, pero kahit gabi na maliwanag pa rin dito sa Korea. And dito nga tayo ngayon sa location ng susunod nating pag-uusapan. Ayan, sabi ni, ano to? Sino yun? Si Kag, si Majoy, sabi niya, can't wait. Ganda ng synopsis ng My Name. Yes, no? Parang parang pelikula rin yung pagkakashoot nitong My Name. Tama. I guess, alam mo, karamihan naman mga Netflix originals, ganun talaga eh, no? Yeah, totoo. Kasi mukhang pre-prod naman, mukhang na-shoot na nila ng matagal-tagal. Unlike kasi yung mga ibang Korean dramas, 'di ba? Alam mo naman natin. a few weeks ago pa lang nila shinoot pero pinapalabas na. Pero itong mga Netflix originals mukhang marami silang time to post-prod. Ayan, sabi naman ni Elle, nasa Mountain Village ata. Yes, this is Jiri-san. Mount Jiri. I guess yung minamention ni Elle eh yung upcoming na reality or variety show ng
hospital playlist cast, no, na inaabangan din natin. Na this ano na 'yan, October 8 yung Wise Mountain Village Life. Sana lang mapanood natin 'yan agad-agad na may English subs. Yun lang ang problema kasi kung hindi pinipick up ng mga streaming sites na available dito sa Pilipinas. So far wala pa akong naririnig na nagpipick up noon kasi parang TVing pa lang ang magpapalabas. Unfortunately, wala pang English subtitles. So sana may fans na alam mo 'yun. Eh for sure meron 'yan, for sure. Agad. Kasi yung special ng Hosplay last week, 'di ba? Meron lang mga pa kaunti-unti. Oh, sabi ni Elsa, view available. Okay. Well, kung sa view available ay masaya tayo. So sa October 8 abangan natin 'yan. Ayan. Ito na nga yung sabi minamention ni Lance, star-studded. Sana all ang laki ng budget. Speaking of star-studded, ito na ang kung nasaan tayo. Ang location noon. Ang inaabangan since last year na Jirisan, syempre ang mga bida diyan ay mga A-listers, no? Jun Jiyeon or si Gianna Jun at si Ju Jihoon. Parang ano to eh, no? Parang Kingdom and Asian of the North. Hinanda nila tayo doon na parang, yes. Sige, ito Asian, ito Kingdom, pagsamahin natin, ito ang project nila, ganun. Yes, kaya ito namang Jirisan ay mapapanood natin simula sa October 23 at exclusively streaming yan sa iQIYI. At ang mga bida dyan, yan, na-mention nga natin, no? Saturday, Sunday drama to. So, mukhang after natin ng Homecha, meron na tayong agad papanoorin, di ba? After ng Homecha. At meron niyang 16 episodes. Ayan. Mabilis at lang. Kaya nga natin nasabi na it reminds us of Kingdom not just because of the stars, yung lead stars, kundi etong Jirisan, same writer din po ito ng Kingdom. So ang writer niyan si Kim Yoon-hee na nagsulat ng Kingdom, ng Signal, at ang director naman niyan, nako, bigatin, dahil ang director niya na si Lee Yong-bok ang nag-direct ng ilan sa mga pinakamalalaki or pinakasikat na mga K-dramas, Descendants of the Sun, Mr. Sunshine, Goblin. So, 'di ba? Bigatin talaga. At bukod sa dalawang main leads ay bigatin din syempre yung mga co-stars nila, nako, yung mga veteran na, no, si Sung Dong-il, na kung maaalala nyo, yan ang tatay sa Reply series. Sung Dong-il, tatay ng bayan, at si Oh Jung-se na kapatid ni ano, sa ano to ang pangalan niya doon, Sang-tae, sa It's Okay to Not Be Okay. Siya yung special na ano doon, nakapatid ni ano Kim Soo-yun, kung naaalala niyo. So nandiyan din siya sa Jirisan. Moon Sang-tae ang pangalan niya sa It's Okay to Not Be Okay. So ang story naman, it's a mystery thriller na actually sa trailer parang isipin mo parang comedy eh, kasi si Gianna Jun ayun na naman ang kanyang quirky na character. Yung parang sa My Love from the Star niya. Yes, acting, it will remind ganun. You of kasi yun talaga naman yung bagay sa kanya eh, yung mga ganung character, 'di ba? Parang mga may sassy girl din, 'di ba? So ang story niyan ay tungkol sa mga park rangers sa Mount Jiri na second tallest mountain in Korea, in South Korea. At si Gianna Jun ay isang experienced park ranger. At si Ju Ji-hoon naman ay isang rookie ranger. Ngayon habang nagpapatrol sila diyan sa Jirisan ay may mga mangyayari na insidente na mukhang may mga mamamatay or may namatay, at they will uncover kung anong nangyari doon sa mountain. So
Ayan, sabi dun sa ano, 'di ba, the mountains will ano, may mga mm-hmm. secrets hidden in the mountain. Ayan. Anong klase kaya siyang ano no, na trailer? Parang will it go to the supernatural part? Iniisip or the ko or the ano ba, may talagang masamang tao serial killer type, yung ganon mm-hmm. or magiging horror ba siya? 'Di ba? Kasi intriguing mm-hmm. eh. Light lang yung ano niya, eh. Light lang yung trailer. Pero etong pagtinignan mo yung poster, magkaiba yung itsura nila, parang snowy mountain yung kay Jun Ji Hyun. Tapos ay, o ta, Joo Ji Hoon. O, nalito na ako. Oh, tapos okay. Kay Jun Ji Hyun, kay Gianna Jun naman, di ba, parang May Fire. So, complete opposite sila, yung itsura nila. So, ano kaya talaga yung, parang, alam mo yon yung pag-iikutan ng mystery nitong mountain na to. Kasi, di ba, syempre, ano eh, pag sinabi mong mountains, usually mayroong mga legends dyan. Yung mga ganun, di ba, may mga folk legends na nagsusurround dyan. So, parang nakaka-intriga rin kung ano ba yung mystery, kung anong nangyayari doon sa mountain. Kasi may pinakita na parang may blood, di ba? So, ano kaya yon, di ba? Parang may pinatay, hindi natin alam. Kasi hindi naman pinakita kung may body ba or what. But, yun nga, tama yung sinabi mo kung magandang malaman or very interesting na kung they will go the supernatural route, diba? Yung dahil nga, kung yung ang writer nito ay yung writer din ng Kingdom, alam natin na posible na ganun. But, maganda rin siguro kung hindi, no? Kung may care lang talaga dun sa mountain. So, ano, ang daming napaka-mysterious nung trailer. Kung mapapanood nyo yung official trailer, actually, ang ganda niya eh. Dahil nga siguro, napakaganda ng location. And yung trivia is that this is the first Korean drama na pinayagan na mag-shoot sa Mount Jiri. Itong Mount Jiri ay ang national park, no, ng isa sa mga national park ng Korea, at pinipreserve talaga nila itong Mount Jiri. And yung reason bakit sila pumayag for this drama is gusto nilang i-promote yung tourism dyan sa Jirisan. And kaya nga makikita natin yung kaya nga, kaya nga nandito tayo sa Jirisan. Ang ganda ayun. Nga ng ano, autumn na kasi, kaya ganyan talaga yung itsura ng mga trees sa Korea. Very colorful. Oo, nakaka-miss ang autumn sa Korea. Sana ay makabalik tayo. Sabi ni Ma Joyce, ang ganda, ganda niyan dahil siya pala director ng Kingdom. The writer, yung writer ng Kingdom, yes, and then the director of Goblin. So visually Goblin, expect na maganda na yan. Exactly. Ayun, kasama din si Oyun ng Homecha. Yes. Nandun nga siya. Nandun siya. Sabi ni Lance, feeling ko ang daming twists nito. Oo, tingin ko din. Actually, interesting din yung character ni Joo Ji Hoon. Kasi before siya maging park ranger, galing siya sa army. Tapos kung mapapanood mo yung trailer, parang may something sa kanya eh. Hindi mo, parang isa siya sa mga paghihinalaan mo din eh. kung siya ba ang isa sa mga ano, pwede. Oo, diba? Para at pag, mountain yan, madaling magtago ng ebidensya kung ano man yun. Oo, diba? Mm. Parang, so, yung Jirisan ay isa sa mga, sabi nga, isa sa mga inabangan. Last year pa yung pinag-uusapan. Actually, ilang palit pa ng mga artista. Parang, kung sino-sino pa yung sinasabi na, ano, na magbibida dyan. Pero syempre si Gianna Jun, siya na talaga yung narinig ko since simula pa lang. Siya talaga yung bidang babae. Yung bidang lalaki, dati parang may mga balita na si Park Seo-joon, ganyan. Pero in the end, napunta nga kay Joo Ji-hoon. Siguro dahil na rin sa magandang relationship niya sa writer ng Kingdom, no? So, siya rin ang bibida dito sa Jirisan.
na tapos na palang i-shoot, no? Oo nga. Nabasa ko parang June pa tapos na nilang i-shoot. So they really had the time na i-post-prod yung buong drama. So yung in-expect talaga natin dito, yung visuals na napakaganda. Oo. Dahil hindi talaga, hindi ito ni rush dahil nga sabi nga natin last year pa to nababasa na natin. At ito na nga mapapanood na natin starting October 23 sa IGE. Ayan. And para sa mga fans ng BTS, 'di ba si Jin ang kakanta ng OST ng ano ng Jisoo. Big time, 'di ba? Oo. So excited talaga din yung mga BTS fans dahil nga 'yan OST. So makikita mo na malaki talaga yung budget nitong drama na to. So yun, expected natin na magde-deliver sila sa kwento, sa mga kung anumang plot twist ang meron na yan, sa production. I hope mag-enjoy tayong lahat sa panonood nitong Jisoo. Mm-mm. At yun nga. Ay, hi, Rosel! Nagbabalik. Hi, Rosel. BTS. O, para sa mga armies, aabangan natin ang OST ni Jin dyan sa Jisoo. Parang nagiging trend, no, yung mga K-pop stars na dati kasi parang sinagami lang, 'di ba? Yung usual na kumakanta sa mga sigami talaga. Sigami. Naungusan na ng asawa niya sa pagiging OST queen, pagiging OST queen na si Jo Jong Suk. Pero dati kasi, 'di ba, sinagami nga yung sikat sa mga OST, pero ngayon, no, sa makikita natin. Nakikita natin yung mga K-pop groups talagang ang dami na nilang OST. Kasi like, diba, si Baekhyun ng EXO. Parang yung mga malalaking K-drama sa papanood natin, usually, may mga K-pop stars na K-pop idols na, na nagkakaroon ng OST. Ayan, one to two songs, ganyan. Kasi at least may isang career song na yung K-pop idol yung kakanta. Even before nung panahon pa ng Super Junior, ganyan. Basta may isang Super Junior na magbibida sa isang K-drama. Expect mo na one of the Super Junior members kakanta ng OST, ganyan. So, parang treat din yun sa mga K-drama fans pag nagko-crossover yung K-pop and Kaya, yun nga, di ba yung Twice? Sabi ni Brian, nung nag-uusap kami. First time nila yan, di ba? Yeah, oo. Kaya tuwang-tuwa daw yung mga Twice fans. So, eto naman yan, si G ng BTS for Jisoo. Nako, sana meron din siyang music video for that. Si Shiwon daw sa She Was Pretty. Kasi siya, sabi ni Precious, kasi si Shiwon siya yung isa doon sa, siya yung second lead sa She Was Pretty and Hypen. Yan. Ang dami ng mga, syempre, ang shiny. Shiny! Sa Boy Super Flowers! Shiny. Ay, nako. Na si Minho ay nagulat, magugulat ka na lang talaga na bata pa siya noon eh. Ngayon mamang-mama na siya. At sa ang cute niya sa Yumi Cells. Ang cute niya sa Yumi Cells. Ayan. Hi, good evening kay Leia. Hi, Leia. Good evening. Medyo na late si Leia. But anyway, guys, dun sa tatlong nabanggit natin, Reflection of You, My Name at Jisoo, alin dyan ang siguradong papanoorin nyo at aabangan ninyo. Kasi ako lahat. Totoo, ako rin. Lalo na kung yung My Name ay isang bagsakan lang, kayang-kaya yan, overnight or 2 days, medyo matulog tayo ng kaunti. Tapos, yun, tuloy-tuloy na. Lahat, supportahan natin. Supportahan natin yung mga yan, mga pinaghirapan nila. Lahat daw. Mga addict talaga kayo. Talagang tamang-tama at nandito kayo. Ayan, sabi ni Precious, My Name, yung overnight niya. Kasi 8 episodes lang, sabihin mo ng 50 to 60 minutes, mga 8 oras, walang tulugan. All of the above, sabi ni Mojoy.
Ano mga Mars, pagod na me, sabi ni Sam, magre-relax ako mamaya sa home siya. Oo nga, yes, episode 11 at oh my gosh. Naku, ang bilis na lang. Couple. Naku. Ang cute nung preview, no? Nakita natin. Shikhe couple na natapos ng taguan ng feelings at sila na. Finally. Gusto ko yung mga lumalabas na memes tungkol dun sa wag daw magko-confess sa harap ng pagkain. Kasi alam na ko anong nangyayari. Tapos pinakita si Han Ji Pyong. Si Han Ji Pyong. Kay Dalmi. Tapos this time naman, kay Yejin, tsaka kay PD nung nag-confess siya. Ayan, na-reject. Mm-hmm. Tapos gusto ko, excited akong malaman kung ano yung magiging reaction ng mga tao sa paligid nila. Kasi alam mo naman, very character din talaga yung mga kapitbahay nila. Diba? So ang lakas mag-dismissan. So excited ako sa preview. Sa preview mukhang secret couple pa sila eh. Tinatago pa nila eh. So, titingnan natin kung mahuhuli ba sila ngayong episode 11. Maya-maya lang. At yan guys, meron tayong, ayan, sabi ni Lance, I know all smiles lang F11 ngayon. True, oo, exciting. Para sa mga pagod na pagod during the week, saktong-sakto dahil siguradong mapapasaya na naman tayo ng hometown cha-cha-cha mamaya lang. At yeah. Ayan, ano tayo? Ano ito? Okay, sige. Magpapa-giveaway tayo, sige. Wow! Para sa mga gusto sumali, paki-comment na lang ang buwan ngayon. My favorite month. Because it's my birth month. Yay! Ayan. Pares pala kami ni Lance. Happy birthday ulit, Lance! Happy birthday! Ayan. Comment lang kayo ng October para makasali kayo sa GCash giveaway natin for tonight. Ayan. Anong handa, Lance? Ano bang handa mo? Dapat di nawawala ang pansit. Pero dahil mahilig tayo sa K-drama, pwede ang Japchae, oo. Oo. Tsaka para, ano dapat, di ba, yung seaweed soup. Miyokguk. Oo. Yeah. Dapat meron ka nun. Ayan. Habang ini-input ni Ederick ang mga kasali sa ating giveaway, ni-promote lang natin ang ating YouTube channel, no, Hana? Mm-hmm. Sa mga hindi pa nakasubscribe, guys, subscribe na kayo para madagdagan naman natin subscribers. Guys, help us to achieve ilang subscribers ba? Targetin natin na maka 1,000 tayo by the end of this year. Or sabi, kung kaya 10,000, share lang, di ba? Share the love of our K-dramas. Oo. Nakakatuwa rin na maki-interact dyan sa YouTube yung mga nakakapanood ng ating videos. Bukod kasi sa usapang Hallyu, meron din tayong mga pinoproduce na videos dyan. hindi nga lang ganun kadalas dahil tight din ang ating schedule. But, yun. Usually, yung mga videos pinopost din natin sa Facebook. Yung mga cosplay videos natin. Meron tayong home siya. Ayan. El, naku, curious ako dyan sa Police University. Nakikita ko doon sa mga friends ko na pinapanood nila. So, maganda ba? Police University. Sabi kasi, ni El, ano yun? Dali? And Coffee Prince. Oo. Yan pa yung ilan sa mga sa mga parating na K-dramas. Actually, ang dami this November and also December. Sunod-sunod every month talaga. Nakakagulat lang kasi hindi ganun kadalas eh. Mm-mm. Usually, 'di ba, ang dyan meron. Usually seasonal eh, 'di ba? Oo, tama. 'Di ba? Meron tayong summer dramas, ayun, autumn, winter. Mm-mm. Pero ngayon, monthly talaga. So nakita natin na ganoon kasi talaga laki yung market na ngayon for Korean dramas. And 'yan. Ang daming masaya naman tayo.
Ang saya naman Netflix. Tayo bilang mga fans. Dahil, oh, may Netflix, I keep ayan, sabi you. Ni Luisa, maganda naman daw yung Police University. Oh, okay. Sige. Maganda raw ng Police University. Ayan. Nandun yata, tama ba? Si Crystal ba yun? Yung si Crystal Chung. Oo. Okay, sige. Ng ano bang group niya? FX ba? Ano bang... Oh, FX. Yeah. Oo, yung girl before. Group, no? Na, so, napanood ko siya sa Prison Playbook. Last. Mm-hmm. Oo, tsaka yung drama na, anong nakalimutan ko na yung isa. Ako, sa dami, sa daming drama sa pinapanood, din, no? Ah, yung second lead sa Love in the Moonlight, yes. Si, okay. K-pop din siya, di ba? Oh. Meron pa ako pinapanood, Lovers of the Red Sky. So, yun yung aking Monday, Tuesday habit. And then, madadagdagan na nga tayo ng Wednesday, Thursday. Kaya yung Asian yun din. And then, ako kasi ang... The Veil. Sabi ni Sam, The Veil ako now. Sobrang hot ni Nam Kung Min. Pogi. Oh. Sobra. Yun talaga yung... Mahanap nga yan. Yun talaga yung ano eh. Yung basis para panoorin. Oo. Pogi yung bida. Sabi ni Rizel, lalo sa Netflix, hindi nila kayang walang Korean content kasi talagang na-dominate na ng Korea ang buong mundo. True. Mm-hmm. And speaking of na-dominate, no, yung Squid Game is, parang nabasa ko, would be like the highest grossing Korean series sa Netflix. Oh. Hindi naman din malayo talaga kasi, 'di ba? First Korean series siya na nag-top sa US charts, sa US Netflix US chart. So, ako lang ng airing pinapanood ni Luisa. Sana all may time, no? Last call sa mga gusto mag-comment ng October. Ayan, guys, comment October sa mga hindi pa nakaka-comment para makasali kayo sa giveaway. And, of course, pa sa mapipili at ay email nyo lang kami or, no, not email, i-chat nyo lang kami, message nyo lang kami sa FB para mabigay ninyo ang inyong GCash number. Character pala ni Ali ang in-audition po ni Carlo Aquino. Yes, oo nga daw. Yeah. Si Ali. So, ayan. Next let's time. Start ating giveaway. Ayan. Okay. Sino kaya ang mapalad ngayong linggo? Raffle pala siya. Para mabilis tayo. At may inaabangan pa tayong ano, hometown cha-cha-cha. Oh! Ayan! Congrats, Leah! Yay! Ayan. I-message mo kami, Leah, dito sa, ano, sa FB. Send mo yung iyong GCash number para mapadala namin yung iyong prize after this live. Ayan. Congrats! So, ayan. Thank you so much sa mga chinggo natin. At for more Usapang Hallyu, sabi ko nga, follow nyo kami sa aming, or subscribe na kayo sa aming YouTube channel. At for K-drama news, reviews, and recommendations gaya nito, bisitahin nyo po ang aming website na hallyudrama.com. Ayan, and also, please like and share yung ating mga Twitter account at Hallyudrama. I-follow nyo kami doon sa Instagram at Hallyudrama and sa Facebook, of course, kung saan tayo palaging nagla-livestream at nagbabanding every Saturday. Ayan, so share nyo sa mga friends nyo itong ating Usapang Hallyu para mas marami pa tayong kasamang makipag-chikahan every Saturday. Maraming salamat for watching and ingat kayo palagi! Ingat! Ingat! Happy birthday ulit, Lance! Happy birthday, Lance! Annyeong! Annyeong!